sa headlines ng MBC Network News. Sa report ni Boy Gonzales, mahabang pila ng deboto sa Quiapo Church binuwag, pinauwi. Sa balita ni Noche Cacas, beach resorts, resto sa Maragondon, Cavite, binakura ng barbed wire. Balita mula kay Nicole Lopez, dating senador Enrile, di natakot uminom ng ivermectin pang iwas sa COVID-19, ayon kay Dr. Landrito. Report mula kay Elaine Apit, mga doktor sa iba't ibang ospital gumagamit at pinagagamit sa pasyente ang ivermectin. Sa report ni Christian Manyo, stock ng investigational drugs kontra COVID-19, nagkakaubusan na. Sa ulat ni Lizel Onse, TRB nagrekomenda na ng toll fee sa Skyway Stage 3. Report mula kay Edwin Duque, ospital ng Malabon puno na rin sa COVID-19 patients. Sa balita ni Milky Rigunan, COVID-19 dapat ideklarang occupational disease para sa insurance, benepisyo ng manggagawa. Sa trending report ni Christopher Lim, inspiring story ng isang water refiller at panadero noon na doktor na ngayon, viral sa social media. Showbiz report ni Rocky, Jackie Rice, tinapos na ang relasyon sa kanyang tinaguriang pandemic boyfriend. Marky Strome, nires baka ng mga basher na sinabihan siyang magladlad na. DILG, galit na galit pa rin sa pag-prioritize kay Mark Anthony Fernandez na mabakunahan. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, Station DZRH Radio Nationwide, DZRH News Television Nationwide, DZRH News FM. Yes, the best network. Love Radio Network, Easy Rock Network, Action Radio at Radyo Natin Network. Halos 300 media station sa bansa. Libo-libong correspondents ang nakabantay sa mga nangyayari. Kaya saan mang sulok sa bansa nangyari ang balita. Naka-report agad. Naka-post agad. Naka-broadcast agad. MBC Network News. Ang mga naglilingkod sa balita sa buong bansa. Kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina. Ang pinakamalawak na newscast. MBC Network News. MBC Network Breaking News. Isang balita ang kakapasok-pasok lang at mainit-init pa. Pinayagan ng Interagency Task Force ang hiling ng mga simbahan ng 10% capacity ngayong Holy Week po. Inanunsyo ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na papayagan ang once a day na religious gathering simula April 1 hanggang April 4. Sinabi pa ni Roque na ipagbabawal ang paggamit ng audio-video systems sa labas ng mga simbahan upang maiwasan ang pagtitipon-tipon ng mga deboto. Magandang araw, Pilipinas. Alamin na ang mga bagong nangyari at kasalukuyang nangyayari sa bansa at sa buong mundo. Mga eksklusibong balitang nakalap ng buong puwersa ng DZRH at lahat ng MBC station sa buong bansa, aming ibibigay sa kabuuan ng balitaan. Balitang unang-una, balitang dapat malaman mo na sa MBC Network News Top Story. Top Story. Nag-isolate na lang sa labas ng bahay ang ilang miyembro ng isang pamilya matapos tamaan ang COVID-19. Nag-set up na lang ng tent ang mga ito sa labas ng bahay at umaasang maililipat sila sa isang quarantine facility. Kumbaga, sila na gumawa ng isolation facility nila. Mamaya ho ng konti, ibabalita sa atin yan ang buong buo ni Sherwin Bata Alfaro. Samantala, binuwag na, pinauwi pa ng mga pulis sa Maynila ang napakahabang bilang ng mga deboto na sa Quiapo Church ngayong Biyernes, ilang araw bago ang Holy Week. Detalye sa balita ni Kuya Boy, Boy Gonzales. Binuwag ng Manila Police District ang mahabang pila ng mga deboto na dadalusana sa misa sa simbahan ng Quiapo ngayong Biyernes. Sa ilalim ng inilabas na resolusyon ng Interagency Task Force Against COVID-19,
bawal muna ang mass gathering dahil sa panganib na magkahawaan at lalong magpataas ng transmisyon ng virus. Maaga pa lamang ay mahaba na ang pila ng mga deboto sa Quezon Boulevard na nais na makapasok sa Quiapo Church upang makadalo ng misa. Pero nang makita ito ng mga pulis, ay agad itong binuwag. Pero sa halip na umuwi, lumipat lang ang mga ito sa pila sa Carriedo Street na ginawang entrance na simbahan. Mismong si Police Major Alden Balagat, Hepe ng Plaza Miranda PCP ng Station 3 ng MPD, ang nakiusap sa mga deboto na umuwi na at manood na lang ng misa sa online. Ayon kay Balagat, mahigpit na ipinagbabawal ang mass gathering. Nakikiusap kami na huwag tayong magkumpulan. So, simula pa nung nag-lockdown ulit tayo, sinasabi rito na mag-online mass na lang muna kayo. Siguro naman naiintindihan nyo yung sitwasyon natin. Hindi kami magbabawal sa inyo na pumasok dito kung pwede. Ngayon, ang pinapakiusap namin, huwag tayong mag-create ng ganitong pagtitipon. Nandyan kayo, hindi natin alam kung sino ang mayroong ang carrier sa inyo. Maliban sa mga nakapila sa labas para makapasok sana, may humigit kumulang na 100 katao na nasa loob ng simbahan na dumadalo ng misa. May mga matatanda rin na nakapila at nagpipimilit sana nga na makadalo ng misa sa loob ng simbahan. Pero hindi ito pinapasok ng mga hiyos dahil bawal ang 65 years old pataas. Para sa MBC Network News, Boy Gonzales nag-uulat para sa DC Rage, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Hinarangan na ng mga pulis ang mga beach resort at mga kainan dyan sa may Maragondon, Cavite upang kasama ho dyan yung Kibiyang Tunnel upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao sa gitna pa rin ng COVID-19 surge. Narito ang report ni Noche. Noche Cacas. Binakura ng barbed wire ang mga beach resort at kainan sa Maragondon, Cavite kasunod ng pinahigpit na general community quarantine na napapaloob sa NCR Plaza Bubble. Dahil dito marami ang nawalan ng income at hanap buhay ang ilang kabitenyo, lalo na ang mga nagtatrabaho sa mga restoran. Ayon kay Police Lieutenant Richard Caragay ng Cavite Mobile Force Battalion, utos ng provincial government na higpitan ang pagbabantay sa pagtitiyak na walang makakalusot sa border control point para mag-outing, mag-picnic sa gitna ng GCQ. Samantala, sarado na rin ang mga kainan malapit sa Kaibiyang Tunnel na una nang inangalan ng mga motorista dahil sa matinding traffic, tambak na basura, papasok ng Kaibiyang Tunnel sa Ternate. Matatanda na isinama sa NCR Plus Bubble ang Cavite dahil sa mabilis na pagkalat ng COVID-19. Yan ang MBC Network News. Noche Cacas nag-uulat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Walang pag-aalinlangan at pangamba si dating Senador Juan Ponce Enrile na uminom ng kontrobersyal na gamot kontra COVID-19 na ivermectin. Ito ang ibinahagi ng isang doktor na nagbigay mismo ng nasabing gamot sa dating senador. Para sa iba pang detalye, narito pong report ni Nicole Lopez. Hindi natakot si dating Senator Juan Ponce Enrile nang bigyan siya ng ivermectin, ang kontrobersyal na gamot ngayon kontra COVID-19. Sa litratong ito, makikitang hawak ng 78 taong gulang na dating senador ang isang pulat dilaw na kapsula na ibinigay sa kanya ni Dr. Alan Landrito ng Muntinlupa Health Department. Ang ivermectin ay isang gamot na pangpurga o pantanggal ng bulate sa katawan, pero isa si Landrito sa mga doktor na nagsusulong nito ngayon dahil epektibo ito kontra COVID-19. Naikwento pa ni Landrito na sinabi sa kanya ni Enrile na sanay ito sa mga bulate noong binata pa siya dahil sa tubig na iniinom galing poso, kaya't di raw ito nag-alangang inumin ang ivermectin. Okay. Kaya nga po si Senator Juan Ponce Enrile, sabi niya ako, 98 years old na ako. Mm-hmm. Kung gigising ako bukas,
eh wala namang, hindi na kamamatay ito. Handa na naman ako kasi 98 na ako, pero iinumin ko to, pero kung buhay ako bukas, di totoo nga na safe ito. Mm-mm. Tapos nung ininom niya, lumipas na ilang panahon, sabi niya, wala naman akong nararamdaman. Mm-mm. Tapos, siyempre, binimonitor namin, wala naman talaga siyang side effect para sa ating mabutihing senator. Dr. Landrito, sir. Paano mo na-kumbinsi ang manong Johnny Ponce Enril na uminom po na yun na-formulate na ivermectin? Di ba siya nagduda? Di ba siya kinabahan? Hindi po. Nakakatuwa nga po nga siya. Sabi niya, alam niyo hanggang 23 years old ako, ang tubig namin sa poso lang. At sa poso, nagkakaroon kami ng bulate, nagiinom kami ng pampurga. Ito, pampurga lang rin ito eh. Mm-mm. Kaya hindi ako takot dito. Hindi naman nangangamba si Landrito na makasuhan ng Department of Health sa magbibigay ng ivermectin na hindi pa rehistrado sa Pilipinas bilang gamot para sa mga tao. Sabi ng doktor, wala naman daw siyang ibang hinangad para sa kanya mga pasyente, kundi mapabuti at gumaling ang mga ito. Konsulta rin nga kami kay Senator Enrile. Sinasabi niya hanggang walang batas, wala namang krimen na pwedeng ipataw sa isa hanggang walang batas. So, pinag-aaral namin kung ano ang batas kasi ang isang doktor, halimbawa ako, gusto kong bigyan ng pansit-pansitan yung aking pasyenteng may reuma. May kaso ba ako doon? Diba? Parang ito tawa-tawa, ganun, mga ganun, no? Sa dengue. Kung hindi pa napapahamak ang pasyente, walang kaso eh. Kung nakakabuti sa pasyente, ba't magkakakaso? Kung masama kung ang itinutula ko, droga na narkotiko, o droga na nagkukos ng addiction, o sumisira sa kaisipan ng tao, o nagbibigay ng pinsala. Pero kung ito ay nagliligtas, ano ang kaso? Sa ngayon, sinabi ng Food and Drug Administration na nakarehistro naman ang ivermectin sa Pilipinas, pero pang veterinary use ito o binibigay para sa mga hayop. At yan ang MBC Network News. Nicole Lopez nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Ivermectin pa rin pag-usapan natin. Ginagamit na ng mga doktor at mga pasyente ang gamot na ivermectin na sinasabing mabisa na pangontra sa COVID-19. Katunayan, ilang kilalang personalidad na ang gumagamit at in-demand na rin ito sa publiko at inirekomenda rin ng mga doktor sa kanilang pasyente. Buong detalye ng balitang yan, tutukan sa report ni Elaine. Elaine Apit. Marami ng mga doktor at mga pasyente ang gumagamit ng gamot na ivermectin. Sa panayam ni Dayo Macalma sa programang Damdaming Bayan kay Dr. Alan Landrito na siyang nag-formulate ng ivermectin sa Pilipinas, sinabi nito na mabisa umano na pangontra sa COVID-19, safe at walang side effects ang naturang gamot. Sa katunayan, maging si dating Senator Juan Ponce Enrile ay gumagamit na rin ng ivermectin. Nasa 8,000 na rin ang nabigyan at gumamit ng gamot sa bansa simula noong July 2020. Marami rin ani ang mga doktor, kabilang na ang ilang mga doktor sa Makati Medical Center ang gumagamit at ginagamit sa mga pasyente ang ivermectin. Mayroon din mga pasyente ang mismong humihingi ng naturang gamot na napatunayang mahusay na panlaban sa COVID-19. Apo, marami po. Sa totoo lang, nagtataka nga ako, halimbawa Makati Medical Center, ibinawal nila. Hindi ko alam kung anong basis nila. Ano. Pero maraming mga doktor sa Makati Med ang gumagamit ng ivermectin. Doktor, gumagamit mismo? Nagtitik, Dok? Gumagamit at ginagamit sa kanilang pasyente. Talaga. Maraming mga pasyente ang nagdedemand ito kasi bahana sa internet, yung sa YouTube, eh. Na maraming mga karanasan sa iba't ibang bahagi ng lupa, lalo sa Amerika, sa Europa, Japan. Yeah, sa ibang bansa, na napakahusay na ivermectin. Mm-hmm. Kaya mga pasyente na ang naghihingi sa kanilang doktor, kung meron po kayong ivermectin, hindi naman nalang bigay nyo sa akin. Marami pong ganyan. Samantala, sinabi naman ni Dr. Landrito na nag-apply na sila ng license to operate sa Food and Drug Administration bilang pharmaceutical trader. At oras na maaprubahan, ay tsaka na sila mag-a-apply ng Certificate of Product Registration. Nilinaw rin ng doktor na dahil mahirap ang Compassionate Use Permit kung saan isa-isang ia-apply ang pasyente, kaya nais nilang mag-apply na lang ng Emergency Use Authorization para maibigay na sa publiko ang naturang gamot. Ganito po yan. Ako yung nag-apply ng tinatawag na license to operate as a pharmaceutical trader. Okay. So pagkatapos maaprubahan ito, tsaka ako mag-a-apply ng Certificate of Product Registration. Mm,
So totoo na wala pa kayong ano, wala pa yung application for compassionate use permit ng ivermectin sa FDA. Ang compassionate special permit po kasi ina-applyan bawat isang pasyente. Hindi ko pwedeng i-applyan na para sa lahat na ng mga pasyente ko. Bawat isang pasyente, ang requirement nila isang application. Ah, ganun ba yun? Apa, maraming requirements yun. Bawat pasyente, bigay mo yung abstract, bigay mo yung may bayad na 500. You know, maraming requirements yan. So, pero doktor, napakahirap mag-apply. Bawat pasyente, i-applyan ng compassionate special permit. So, ang gusto naming applyan itong emergency use authorization. Ngayon, kung meron na kaming license to operate, saka kung may apply yung emergency use authorization para maibigay na yan sa maraming mga tao. Yan ang MBC Network News. Lane Apit nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News. Balita mula sa Northern Luzon, sa Mayroas, Isabela, isinailalim sa state of calamity dahil sa pagtaas ng COVID-19 cases. Yan at iba pang mga balita sa probinsya sa report ni Christopher Lim. Narito na ang mainit na balita sa probinsya. Balita mula Central Luzon, higit na 400 katao huli sa paglabag sa quarantine protocol sa Olongapo City. Balita mula DYEZ Action Radio Bacolod, police na nakabaril ng residenteng may nervous breakdown sa Negros Occidental, Dennis Armahan. Balita mula Caldera Region, Mountain Province, nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng COVID-19 kahapon. Balita mula Calabarzon, mga opisyal ng PNP Batangas na aalarma sa pagtaas ng kasong rape sa Nasugbu, Batangas. At yan ang pinakamalaking balita sa probinsya. Para sa MBC Network News, Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Nagkakaubusan na ng stock ng mga tinatawag na investigational drugs contra COVID-19. Kung ano-ano ang mga investigational drugs na ito, alamin natin sa report ni Christian Manyong. Nagkakaubusan na ng ilang investigational drugs o yung mga gamot na ginagamit sa Pilipinas para maibsan ng COVID-19. Partikular na ang stock ng Remdesivir na isang antiviral medication at Tocilizumab na isa namang anti-inflammatory. Ayon sa Department of Health, ang supply na natitira sa bansa ay mga donasyon pa ng World Health Organization. At bagamat may nakalaan na 1 bilyong piso ang DOH, hindi makapag-procure ng Remdesivir at Tocilizumab ang pamahalaan dahil compassionate use lamang ang mayroon ito sa Pilipinas at wala pa itong emergency use authorization na requirement para sa procurement. Samantala, mayroon pa umunong dexamethasone ng bansa, ngunit sa dami ng kaso ng COVID-19 sa ngayon, tinatayang sasapat na lamang ito hanggang sa susunod na 2 linggo. Para naman matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng COVID-19 therapeutics sa mga lugar na may matataas na kaso ng COVID-19, bibigyan ng 5 milyong piso ang bawat DOH at specialty hospital sa NCR, Central Luzon at Calabarzon. At yan ang MBC Network News. Christian Manyo nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! May napagkasunduan ng toll fee para sa Skyway Stage 3 na aabot po sa higit 100 piso hanggang halos 300 piso. Nilinaw naman ng Toll Regulatory Board na hindi pa pwedeng singilin ang mga motorista sa ngayon. Ang buong detalye ng balitang yan, tutukan sa report ni Liz Alonso. May napagkasunduan ng toll fee ang San Miguel Corporation at Toll Regulatory Board para sa mga daraan sa Skyway Stage 3. Aabot sa 105 pesos ang babayaran ng mga motorista mula Buendia pa Santa Mesa, 129 pesos mula Ramon Magsaysay hanggang Balintawak, habang 264 pesos mula Buendia papuntang NLEX. Mas mababa ito kumpara sa proposed toll fee ng SMC. Pero ayon kay TRB spokesperson Julius Corpuz, provisional toll fee pa lang ito at pwede pang mabago. Kaya libre pa rin ang pagdaan sa Skyway Stage 3 sa ngayon. Ang binigay pa lamang pong approval ng Toll Regulatory Board, yung provisional toll rates. Ang paniningil po, hindi pa naibigay at hindi pa ho pwede. May mga requirements po tayo sa paniningil.
bago nila makuha yung authority to collect. Hindi pa masabi ni Corpus kung kailan sila maniningil ng toll fee dahil dadaan pa raw ito sa panibagong proseso. Pati pagpamanhin niyo po kasi, Ma'am Missy, na hindi ko po pwedeng pangunahan o kaya magbigay ng definitive date na kung kailan sila pwedeng maningil. Sa ngayon po, ang proseso upang sila'y mabigyan na ng authority to collect is still ongoing. So, binavalidate po natin yung lahat ng mga requirements nila. In fact, sa Lunes ka po, magsisimula na kami ng joint testing no, ng kanilang toll collection equipment at system na kailanganin po nila sa paniningil ng mga toll. Una rito, nagdulot ng kalituhan ang magkaibang direktiba ng TRB at SMC kung isasara ang 7 lanes ng Skyway 3 noong isang linggo. Sabi kasi ng SMC, iniutos ng TRB na huwag padaanan ito hanggat hindi pa tapos ang access ramps na itinanggi naman ng ahensya. Iikli sa 30 minuto ang biyahe mula NLEX papuntang SLEX at pabalik dahil sa 18 kilometrong proyekto na ginastosan ng 45 billion pesos ng SMC at DPWH. Para sa MBC Network News, Lizelle Onse, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Maging ang ospital ng Malabon ay puno na rin ng COVID-19 patients. Ang report ibabalita sa atin ni Edwin Duque. Puno na rin ang paggamutan ng Malabon para sa mga pasyente ng COVID-19. Ayon kay Dr. Michi Tanchoco, ang direktor ng ospital, ito ay dahil sa dami at mabilis na pagsipan ng naturang sakit. Kinumpirma rin ni Ginobompado ang PIO ni Mayor Lenlen Ureta na nakikipag-ugnayan na rin sila sa ilang LGUs para sa mga residente na nagpositibo sa COVID-19 na asymptomatic para ma-quarantine. Sa tala ng City Health Department, 110 ang naidagdag na kumpirmado ng naturang sakit. Sa kabuuan ay meron ng 8,840 ang nagpositibo ng naturang virus sa Malabon, habang 1,085 ang patuloy pa rin minomonitor. Ang mga bagong kaso ay naitala mula naman sa Barangay Acacia, Baritan, Bayan Bayanan, Katmon, Flores, Hulong Duhat, Ibaba, Musun, Panghulo, Potrero, Santulan, Tanyong, Tinajeros, Tunsoya at sa labas ng Malabon. Sa kabilang banda, 46 na pasyente ang inalaydagdag sa bilang ng mga gumaling. Sila ay mga galing naman sa Barangay Acacia, Baritan, Bayan Bayanan, Hulong Duhat, Maysilo, Muson, Nyugan, Potrero, San Agustin, Santulan, Tanyong, Tinajeros, Tunsoya, Tugatog. Sa kabuuan ay nasa 7,455 ang nakarecover na pasyente. Para sa MBC Network News, Edwin Duque, nagulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Isinusulong ng isang senador na gawing occupational disease ang COVID-19 para mabigyan ng benepisyo ang mga manggagawa sa panahong lumiban sila sa trabaho matapos tabaan ng COVID-19. Para sa iba pang detalye ng balitang yan, alamin sa report ni Mil Kirgunan. Isinusulong ni Senator Risa Hontiveros na ideklarang occupational disease ang COVID-19 para sa insurance at benepisyo na mga manggagawa. Ayon kay Hontiveros, dapat masusi itong pag-aralan at ikonsidera ng Department of Labor and Employment at ng Employees Compensation Commission. Sabi ni Hontiveros, kapag napabilang ang COVID-19 sa occupational diseases o sakit na dahil sa pagtatrabaho, makakuha ang mga manggagawa ng medical benefits at compensation para sa nawalang kita habang may sakit. O di naman kaya ay ayuda sa pagpapalibing sakaling namatay ang manggagawa. Paliwanag ni Hontiveros, may ituturing nakaramdaman sa trabaho ang COVID-19 dahil hotspot sa hawaan ng virus ang mga workplace. Kung hindi man sila mahawaan sa lugar ng trabaho, pwede itong makuha ng mga manggagawa kapag sila ay magko-commute papunta ng trabaho. Gitpa ni Hontiveros, bigyan ng atensyon ang mga manggagawa at huwag ituring na immortal sa gitna ng pandemya. Dagdag pa ni Senator Hontiveros, hindi curfew o checkpoint
ang magliligtas sa mga ito mula sa pandemya, kundi proteksyon at benepisyo sakaling tamaan sila ng pandemya. Para sa MBC Network News, Milky de Guna nagulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari sa anumang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News. Balita mula DYVL Action Radio Tacloban, kalaboso ang isang hold-upper sa ikinasang manhunt operation sa Tacloban City. Yan at iba pang mga balita sa probinsya, tinutukan ni Christopher Lim. Narito na ang mainit na balita sa probinsya. Balita mula DWCM Action Radio Pangasinan. Liquor ban mahigpit na ipapatupad sa darating na Semana Santa sa Pangasinan. Balita mula Central Luzon, lalaking sangkot sa kasong robbery, timbog sa bypass operation sa Mariveles, Bataan. Balita mula DYOK Action Radio Iloilo, lalaki patay matapos pagtatagay ng kainuman sa Hamtik, Iloilo City. Balita mula DXGO Action Radio Davao, detainee patay matapos magtangkang agawin ng baril ang isang pulis sa Davao City. At yan ang pinakamalalaking balita sa probinsya. Para sa MBC Network News, Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Sabi nga sa kanta, no mountain high enough. Yan ang pinatunayan ng isang tubong Borongan, Eastern Samar, na hindi naging hadlang ang hirap ng buhay para abutin ang kanyang pangarap na maging isang ganap na doktor. At para sa iba pang detalye, narito ang trending report ni Christopher Lim. Sabi nga sa kanta ni Marvin Gaye, ain't no mountain high enough. At yan naman ang pinatunayan ni Romel Abilar Amos, na isa ng licensed physician ngayon sa kalalabas lang na Philippine Physician Licensure Exam Results. Si Dr. Amos ay tubong Borongan, Eastern Samar, at tulad ng iba lahat ay nagsimula sa isang pangarap. Isang working student noon si Dr. Amos, na nagtatrabaho siya bilang isang water filler sa isang water station, at kasabay nito ang kanyang pag-aaral. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kanyang mga pagsubok sa buhay, dahil nagpalipat-lipat siya ng trabaho habang nag-aaral pa siya. Pumasok din siyang isang merchandiser sa isang department store, marketing assistant sa isang kumpanya ng kotse, at assistant baker sa isang panaderya. Pero ang lahat ng ito ay nalagpasan niya at hindi naging hadlang ang hirap ng buhay kay Dr. Amos para abutin ang kanyang mga pangarap. Si Dr. Amos ay nakapagtapos lang naman ng Bachelor of Arts in Philosophy, BS Nursing, at ang kanyang pinakabagong tagumpay, ang pagiging doktor. Sabi niya nga sa kanyang Facebook post, "Let us just treat poverty as a challenge, not an obstacle." Para sa MBC Network News, Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted. Para sa ating showbiz, Jackie Rice tinapos na ang relasyon sa kanyang kinagriyang pandemic boyfriend. Samantala, Marky Strom, nirasbakan ng mga basher na sinabihan siyang magladlad na. At DILG galit na galit pa rin sa pagpa-prioritize kay Mark Anthony Fernandez na mabakunahan. Narito ang showbiz balita sa atin ni Rocky. Tuluyan ang natapos ang relasyon ng starstruck alumna na si Jackie Rice sa kanyang boyfriend na kanyang nakarelasyon noon lamang December 2020, dahilan para tawagin niya itong pandemic boyfriend. Ayon sa report, single na ulit ang 30 anyos na aktres nang tapusin na nito ang relasyon sa isang lalaki na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito pinapangalanan, at tanging sa Instagram name lamang na @onlyrice0714 ito nakilala ng followers ng aktres. Sa kasalukuyan ay tila burado na ang nasabing Instagram account ng lalaki dahil hindi na ito makita, kung saan mukhang binura na rin ni Jackie ang mga litrato nila na magkasama dahil hindi na rin ito makita sa kanyang Instagram account. Lumakas ang ugong-ugong na hiwalay na ang dalawa dahil sa Instagram post ni Jackie nito lamang February na may nakalagay na caption na, "When you know your worth, you don't lose people, people lose you." Sa nasabing post ng aktres, may isang follower nito ang nagtanong kung kailan pa sila naghiwalay ng kanyang boyfriend dahil nawala na rin daw ang mga litrato na mga ito na magkasama. Maikli lang, ngunit may diin ang naging sagot dito ni Jackie na, "Last year pa po."
Sa ibang balita, pinalagaan ang Filipino, Norwegian at finalist ng Pilipinas Got Talent Season 1 na si Marky Strom ang ilang netizen na pinipilit siyang pinaglaladlad ng umano'y kanyang tunay na kasarian. Ito'y matapos magkomento ang isang netizen sa Twitter ng entertainment site na pep.ph na puro panlalalaki ang pinagkakaabalahan ng singer noong lockdown. Direkta rin sinabihan ng nasabing netizen si Marky lang, Becky yan. Sa puntong ito ay sumagot na ang singer kung saan tinanong nito ang nasabing basher kung may mali ba kung sakaling Becky man ang isang tao. Sa salitang English, tinanong din ni Marky kung prejudice ba ang seksualidad sa lipunan ngayong mga panahon ito at kung bakit umano ang homophobia ay nagmumula kadalasan sa mga kababaihan at ibang mga bading mismo, sabay sabi nito ng, "Please enlighten me." Idinagdag pa nito na gusto niyang malaman kung kailan darating ang panahon na ititreat na isa't isa ang pagkakapantay-pantay. Samantala, sa isa pang balita, hindi naniniwala si Department of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary Epimaco Dencing III na qualified si Mark Anthony Fernandez upang maging substitute at mapasama sa priority list para sa bakuna ng COVID-19. Ayon kay Dencing, madali umanong gumawa ng excuse at hindi raw siya naniniwala sa sinabi ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na karapat-dapat mabakunaan ang aktor bilang substitute. Una rito, sinabi ni Olivares na karapat-dapat mapasama sa priority list si Mark Anthony dahil may dinadala itong mga sakit tulad ng hypertension at depression dahilan upang maging qualified ito bilang substitute sa COVID-19 priority list. Sinaipan ng mayor na tapos na rin namang mabigyan ng bakuna ang kanilang mga healthcare worker. Nakasaad kasi sa priority list na dapat mauna ang mga frontline healthcare workers at susundan ito ng mga senior citizen at mga taong may comorbidities o dalawa at may higit pang sakit na nararamdaman sa katawan. MBC Network News. Pumalo na sa 693,048 ang total COVID-19 cases sa Pilipinas. Ito'y matapos makapagtala ang Department of Health o DOH ng 8,773 na bagong kaso ng COVID. Samantala sa nasabing datos, 99,891 ang nananatiling active cases habang pumalo naman sa 580,062 ang kabuang bilang ng mga naka-recover na. Tuloy-tuloy ang mga nagtitrending at mga mainit na balita sa MBC Network News. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Eh, sabi ho dun sa kanta ng Rockwell, kakantahin ko are kasi yun na nakalagay dito script. Knife cuts like a knife. Oh, dire-diretso to. How do I ever heal? Yun ho yung lyrics ng kanta. Pero, eto seryoso to. Paano kung ang blade ng isang kutsilyo ay nasa loob mismo ng katawan ng isang tao? Would you ever heal? Para sa iba pang mga detalye, narito po ang trending report ni Christopher Lim. X-ray result na may blade nakita ng isang hospital sa Agusan del Sur. Yan ang X-ray result ni Kent Ryan Tamayo, 25 anyos. Ayon kay Tamayo, nagpa-X-ray siya dahil kakailanganin to sa kanyang pre-employment requirements. Pero laking gulat niya at ng mga doktor nang makitang may blade sa kanyang loob ng katawan. Ayon pa sa mga doktor, dapat agad itong makuha dahil malapit sa kanyang baga ang blade at baka dumiretso ito at lalong magdulot ng malaking pinsala. Ayon kay Tamayo, maaaring naiwan ang blade ng kutsilyo nang masaksak siya noong January 2020 ng isang grupo ng kalalakihan. Pero agad naman siyang sinugod sa ospital sa Kidapawan City para gamutin ang saksak. Pero hindi man lang tinignan ng mga doktor kung merong naiwang blade o wala at basta-basta na lang itong tinahi. Lumalabas na 14 na buwan na nakabaon ng blade sa kanyang katawan, dahilan din ng pagsakit ng kanyang tagiliran. Plano ni Tamayong bumalik sa Kitapawan City Hospital para ipatanggal ang blade sa kanyang katawan. Para sa MBC Network News, Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Nag-isolate na lang sa labas ng bahay. Ano po? Ibig sabihin, pumunta lang sa labas ng bahay nila ang ilang miyembro ng isang pamilya matapos tamaan ng COVID. Nag-setup na lang ng tent ang mga ito sa labas ng bahay at umaasang malilipat sila sa isang quarantine facility. Ang kabuang detalye ng balitang yan, alamin natin mula sa report ni Sherwin Alfaro.
Wala nang isolation facility na mapaglagyan sa mga tinatamaan ng sakit na COVID-19 sa Makati. Katunayan, isang pamilya ang nag-post sa Facebook ng kanilang sitwasyon matapos i-coordinate nila sa barangay ang kanilang kondisyon. Ayon kay Lexa Torregosa, residente ng barangay Palanan, nag-set up na lamang sila ng camping tent sa kanilang compound para doon ilagay ang mga nagpositibo sa kanilang pamilya sa sakit na COVID-19. 8 sa kanyang kasama sa bahay ang nagpositibo sa sakit, kasama ang kanyang 70-anyos na tiyuhin na nasa tent na rin. Reklamo ng pamilya, sobrang bagal ng assistance ng lokal na pamahalaan matapos na may mamatay sa kanilang compound sa sakit na COVID. Ni wala rin umanong nagmo-monitor sa kanilang kondisyon kahit pa pinaalam na ito sa kanilang barangay. Ni wala rin umanong isinasagawang disinfection sa kanilang compound para protektahan ang iba pang mga nakatira na hindi positibo sa sakit. Sa pakikipag-ugnay ng DZRH sa Makati City Epidemiology and Surveillance Unit, aminado ito na marami na ang nagkakasakit sa lungsod. Gayunman, itinanggi nito na hindi naaasikaso ang concern ng mga may sakit gaya ng iginigiit ni Lexa sa kanyang post. Ayon sa Makati CESU, nagpadala na sila ng team sa compound ng mga Torregosa at tiniyak na inaasikaso na ang mga pangangailangan ng mga naka-isolate na nasa tent ng miyembro ng kanilang pamilya. At yan ang MBC Network News RH6, Sherwin Balada Bata Alfaro, DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Inihirit ng lokal na pamahalaan ang Quezon City sa national government offices sa nasabing lungsod na pairalin ang work from home arrangement ng mga empleyado sa gitna pa rin ng tumataas na kaso ng COVID-19. Narito ang report ni Val Gonzalez. Umaapila na ang pamahalang lungsod ng Quezon sa lahat ng mga opisina ng national government na nasa Quezon City na magpatupad na ng work from home scheme simula sa araw ng Lunes. Ito ay dahil sa umaabot na sa mahigit 300 ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa 30 government agencies mula noong buwan ng Enero. Sabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, target na mapababa ang transmission ng virus sa loob ng susunod na 9 na araw sa pamamagitan ng limitadong galaw ng publiko na pangungunahan ng mga manggagawa ng gobyerno. Batay sa record ng City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, 487 o 13.01% ng 3,742 cases ng COVID-19 noong Martes, Marso 23, ay nakuha sa workplaces o trabaho. Ayon kay Dr. Rolly Cruz, ang head ng CESU, kumpiyansa sa isa't isa, kaya't nagkakasabay-sabay kumain at magkakasama pang nagyoyosi at nag-uusap ng walang face mask ang mga empleyado ng isang opisina. Kapag aniya nagkahawaan ay dadalhin ang virus sa bahay, kaya't mabilis ang paglobo ng bilang ng tinatamaan sa mga komunidad. Hiling ni Dr. Rolly Cruz na ipatupad ang mas mababa pa sa government mandated na 30-50% workforce lamang ang physical na papasok sa mga opisina. Sa ngayon ay umakyat na sa 7,600 ang kumpirmadong active cases ng COVID-19 sa lungsod, 2.21 ang reproduction number, 19% ang positivity rate, malayo na ng dihamak sa 5% lamang na pamantayan ng World Health Organization. Para sa MBC Network News, Val Gonzalez nagulat para sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Bago pa ang pag-alma ng Taguig City Local Government Unit sa umano'y maling datos ng Okta Research, inintriga na ng ilan ang grupo na bayaran daw o bias pagdating sa COVID-19 response. Ano ang sagot ng Okta Research? Alamin natin sa report ni Edniel Parosa. Isa-isang sinagot ng Okta Research Team ang mga paratang sa umano'y pagiging biased o bayaran ng grupo sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa panayam ng DZRH ACS Balita, idiniin ni Dr. Guido David ng UP Institute of Mathematics na datos mismo mula sa Department of Health ang ginagamit nila sa kanilang mga projection. Ibig sabihin, kung may mali man daw sa mga numero ng Okta gaya ng bilang ng mga positibo sa isang area, kasalanan daw ito ng mismong datos ng DOH. Yung mga contributors kasi kami, mm-hmm. Mga doctors nga, mga medical specialists, and yung iba mga known sa field nila. Mm-hmm. So, I would say ng mga 10 to 15
Hindi kami nagbibilang ng sarili namin data. Ginagamit natin reference point yung data ng Department of Health. Ginawa ni David ang pahayag matapos umalma ang Taguig City Local Government Unit sa dami ng kaso sa highly commercialized na Fort Bonifacio District. Maliban dito, nilinaw rin ni David na walang inire-recommendang brand ng bakuna ang Okta, di gaya ng mga iniintriga sa kanila. Uniformly rin na-recommend namin na i-vaccinate lahat yung ano, yung, I mean, magpa-vaccinate tayo sa tao kung anong brand man yung available natin. Yan yung ano, general position natin. Kung pandemic response naman ng gobyerno sa pangkalahatan ang tatanungin, tahas ang sinabi ni David na nagkulang ang pamahalaan lalo na sa entrada ng community quarantine. Pero sabi ng eksperto, natural lang ito sa bansang nangangapapa sa coronavirus disease at wala ring masyadong karanasan sa paggamot sa SARS. Pwede naman silang ano, response. We admit na yung initial response natin as a whole, medyo kinulang tayo. Ito yung last year nung tumama yung pandemic because we were not very well prepared for this kind of virus. Because we, I believe, ako personal opinion ko, we underestimated this virus. The virus. Hindi lang naman tayo, marami sa buong mundo in underestimated ito. And to be fair, kaya tayo nasa ganitong situation. Yung mga ibang countries, nagka-experience sila sa SARS, customers. So, handa na sila. At yan ang MBC Network News. Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, ang kaunawaan sa Pilipinas. Mga isyong nakakatawag ng pansin at kapatol-patol ng comment. Hashtag Patol sa MBC Network News. Muling nakatanggap ng donasyon mula sa China ang Pilipinas nang dumating na ang karagdagang 400,000 doses ng Sinovac vaccines. Pero batay kay Retired Justice Antonio Carpio, maaaring sukol umano ang dagdag na donasyon ng bakuna mula China para hindi umangal ang bansa sa isyu ng teritoryo. Ang tanong, ano ngayon ang dapat gawin ng gobyerno kaugnay sa isyu ng teritoryo? Pero bago natin patulan ang isyu na yan, alamin muna natin ang MBC Hashtag Patrol Report ni Arian na Arian Rabuya. Muling nakatanggap ng donasyon mula sa China ang Pilipinas nang dumating na ang karagdagang 400,000 doses ng Sinovac vaccines, kung saan sinalubong ito ng mga opisyal ng pamahalaan sa pangunguna ni na Senator Bongo, Health Secretary Francisco Duque III, National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon, at Chinese Ambassador to the Philippines, Ambassador Wang Xilian, ang bakuna sa Ninoy Aquino International Airport. Dahil dito, malaki ang pasasalamat ni Duque sa sinasabing donasyon at aniya, malaking tulong ang pagdating ng mga bakuna sa vaccination program ng bansa habang nagkakaroon ng kakulangan ng supply dahil sa global demands. Pero batay kay Retired Justice Antonio Carpio, maaring suhol ang dagdag na donasyon bakuna mula China para hindi umangal ang bansa sa isyu ng teritoryo. Aniya, maaring parte umano ng PR effort ng bansang China ang pagbibigay bakuna sa bansa to soften the blow. Lalo na't mayroon ngayong mahigit 200 Chinese vessels ang namamalagi sa Julian Felipe Reef na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At yan ang MBC Hashtag Patol. Arian Rabuya para sa MBC Network News ng DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! At makakausap po natin ang UP Director ng Maritime Affairs and Law of the Sea, si Professor Jay Batumbacal. Professor Jay, magandang tanghali po. Magandang araw, Professor. Hi. Hello, magandang tanghali, Dennis and Cheryl. Sa lahat po nakikinig, magandang tanghali po. Oh, sir, gagamitin ko yung isa sa mga comment dito online, ha? Pero ito'y galing sa isang netizen. Ewan ko kung papayag kayo doon sa sinabi niya, tipong
harapang bastusan? Pwede ba natin sabihin yun, Sir Jay? Well, siyempre, bahala naman po ang ating mga kababayan. Meron din po silang damdamin kung paano dito sa nangyayari. Natural lang po na magkaroon sila ng ganyang klaseng mga komento at damdamin. Dahil nga sa nangyayari ngayon na parang kaliwaan na may vaccine tapos at the same time, meron palang nangyayari na dun sa ating katubigan. Oo nga eh. Saka medyo nalalabuan din ako dun sa Prof, yung sinasabi nilang sisilong. Saan sila sumisilong dun? At saka, bakit dun sila sumisilong? Wala namang bagyo. Oo nga po eh. Mukhang sumisilong sa araw. Sumisilong sa araw. Parang wala namang... Nakataka talaga po, no? Sinasabi nilang sumisilong sa bad weather. Pero nakita naman natin, wala namang bad weather for the past month na. Opo, opo. Ito pong parang tangka ni Pangulong Duterte, nakausapin po ang ambassador ng China, kung hindi ako nagkakamali. Magkakaroon ho kaya ng kahit papanong epekto dito po sa ginagawa ng itong mga Chinese ships ngayon nasa may Julian Felipe? Opo. Well, yung pong huling balita ay nag-usap na sila, no? At mukhang pinag-usapan niya itong issue na to na mayroong mga 200 fishing vessels sa ating katubigan. Apo. Pero at the same time, siyempre pinag-usapan din sigurado nila itong parating na vaccine shipments, no? So siguradong medyo naka-spoil siguro ng konti sa discussions yun, no? Medyo alanganin nga namang tatanggap ka, magpipengyo ka, pero at the same time magpo-complain ka. So, kalagay ko medyo na karoon ng parang awkward moments din siguro yung kanila na tapong speaking. Mm-hmm. Professor, sa palagay niyo po ba ginagamit ng bansang China itong kaugalian natin, no, yung tayo ay marunong tumanaw ng utang na noob, no, dito sa pagbibigay ng donasyon ng mga vaccines, kumbaga tayo ay tatanaw ng utang na loob at hindi na aalma pa sa issue ng teritoryo laban sa China? Well, actually, opo, hindi lang po sa atin, no? Kundi sa buong Southeast Asia, palagi po yan talagay party na rin dun sa mga consideration kung bakit sila nagpabibigay nga nitong mga vaccines. Mm-hmm. Alam nila na Southeast Asians in general, tapos lalo na Filipinos and Chinese, no? Parang kasama talaga yan sa kultura natin, yung tumatanaw ng utang ng loob. Mm-hmm. At sigurado ko rin na kahit pa paano, nakakaano nga naman yan. Medyo nakakapigil din yan ng konti sa kumbaga, kung paano tayong titulong sa kila. Pagdating mo sa ating mga hinaing, kasi nga nakaka-apekto yan talaga sa ating pakikitungo sa kanila. Mm-hmm. Opo. Sir, paki-educate nyo nga kami, yung kung saan nandun ngayon yung mga Chinese ships na yun po ay talagang atin, walang pinag-uusapan, kung walang agawan ng teritoryo, o kasama po yun sa West Philippine Sea na pinag-aawayan, Prof? O kasama po yun sa ating West Philippine Sea dahil nasa loob po siya ng ating Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. Mm. Yung pong Whitsun Reef, bahura po yan sa ilalim ng tubig, kaya maring parte po yan ng ating EEZ, no? At ng ating Continental Shelf. Bagaman, yun nga, kiniklaim din yan ng China at saka ng Vietnam. No? Mm-hmm. Pero syempre, para sa atin, doon din tayo dapat matigas sa ating position na hindi, sa atin po yan. Ano ho kaya magiging epekto kung nagsalita na ho ang bansang Japan, meron pa ibang bansa, Amerika, nagsalita na rin. Paano ho kaya tatanggapin ng ano ito? Ng una, Philippine government, tapos ang China? Well, una po, no, ito ay magagandang mga statements, basically supporting our stand, yes, position na dapat umalis yung China, alisin niya yung mga nangingisla nilang barko dyan sa lugar na yan. After all, tayo po ang may karapatan dyan, kaya mabuti naman na kinakampihan tayo ng international community. Nakita rin natin yung reaction ng China sa kanila, no? Na nagkakaroon ngayon ng medyo maanghang salita sa Twitter ang embassy laban dun sa mga ambassador naman ng mga bansa na yon. I think ito ay nagpapakita na medyo ninenervyos yata ang China na tinutulungan tayo o kaya sinusuportahan tayo, binibigyan tayo ng moral support nitong mga ibang bansa nito. Kaya medyo alam niya na dihado siguro ang kanyang position. Kaya nagla-lash out siya through this tinatawag nga nilang mga Twitter war. Mm-hmm. Oo nga, kasi sa Twitter lang yata sila nagpo-post-post eh. So, ibig sabihin, Professor, ito ay malinaw na indikasyon na isa lamang PR, hindi dahil sa kaibigan natin ang bansang China. Parang ganun ba, Prof?
Well, siyempre kasama po yan sa kanilang pakikitungo din dito sa buong rehiyon. No? Gusto nila na mapalapit tayo, hindi lang Pilipinas, kundi lahat ng Timog Silangang Asya sa kanila. Kaya sila nagbibigay nitong mga ganitong klaseng mga assistance, tulong. Inoo, madami silang mga pangako din, no? At mga offer. No? Para nga medyo pagdating dito sa mga issue na alam natin na kakumpetensya natin sila, eh medyo mabawasan yung ating resistance, ika nga, o kaya yung ating yung magiging confrontational natin, eh medyo ma-head off na, mapigilan. So talagang kasama po yan, ha? Nasa pagbabalansin nila ng kanilang relation sa atin. No? Siyempre, carrot and stick, ika nga. Kung medyo matigas ka sa isang punto, dun sa kabila, bigyan mo ka ng konting kalambutan para hindi naman masyadong confrontational at saka ma-influensyahin mo rin yung behavior ng kapila. So, ganun po talaga yung ginagawa nila. Oo. Eh, ito naman sa akin, Prof, sa akin lang naman to, hindi kasama MBC rito, hindi kasama DZRH, hindi kasama kay Attorney Cam. Parang nakakapagod na yung diplomatic protest. Parang matagal ko nang naririnig yan. Parang diplomatic protest na lang tayo ng diplomatic protest. Prof, ikaw ba? Hindi ka napapagod? Well, una po, no, talagang pasensyahan na lang talaga, pero talagang diplomatic protest, every action that they take, kailangan meron. Kasi nga, ang ina-address ng diplomatic protest ay yung ating legal position, yung posture. No? Pero bagaman meron kang diplomatic protest, ang mas importante, ano yung kasunod? Ano yung kasunod yes. ng diplomacy or action na gagawin mo? Yung postura mo sa negotiation, ano yung hihilingin mo? Tapos, paano mong gagamitin, kunwari, itong international support nito para medyo maging mas maganda yung bargaining position mo. Yun actually yung mas importante kaysa doon sa diplomatic protest. Unfortunately, nitong mga nakaraang taon, nakita natin, nagpo-protest na tayo pero parang kulang sa follow-up. So hopefully this time, magbago naman dahil eto nga, nag-diplomatic protest tayo, medyo okay naman yung matigas na position dahil talagang tama naman yung position natin. Ngayon, nag-express na immediately ng support ang international community sa atin. So siguro naman, as we talk with them now, no, yung pag nakipag-negotiate na tayo sa China mula ngayon, medyo mas dapat mas confident tayo na meron talaga tayong support. Hindi tayo nag-iisa, ika nga. Sa pag-arap sa China, dito sa pakipaglaban natin para sa ating mga karoon. Oo. Oh, eh, pwede ho bang, is it safe to say, Prof, na hindi pa ito yung last? Meron pang susunod? Po. Opo. I mean, malinaw po na nitong nakarang mga taon, tuloy-tuloy pa rin ang China. Ang dami nilang makukuha sa atin. Masyado tayo naging mapagbigay. Mm-hmm. Kaya ito ngayon ang resulta. Lalo pa silang nakalapit, lalo pa silang nakapasok. Ang tingin po talaga namin ay hindi talaga sila titigil. No? At hanggat hindi tayo pumapalag, lalo silang lalapit ng lalapit. Kasi ganun po talaga yung strategiya nila. Mm-hmm. Ang gusto nila, talagang kusa na tayong umalis. At ito po, isa dun sa mga paraan na yun, yung pumapasok na lang sila at tatayo doon. At alam kasi, these past few years, alam nila na hindi naman pala papalag ang Pilipinas. So, kailangan magbago yun. Last question, Prof. Ano ho yung mga militia o yung mga Chinese ships na yun? Ano ho ginagawa nun doon? Nangingisda ba yun? Well, yung militia po, parang ano yan, kumbaga mga fishermen yan at yung mga vessels yan, mga fishing vessel talaga yan, pero nagmo-moonlight, ika nga. Nangingisda na sila, pero at other times, pwede silang tawagan para mag-conduct ng operation na hindi pangisdaan, kundi tumutulong sa kanilang Coast Guard and Navy. No? So parang mga part-time fishermen, part-time soldiers, ika nga. Oo, kasi kung hindi natin, tulad yung sinabi nyo, kung hindi tayo magdi-diplomatic protest, paniniwalaan natin yung sinasabi nila na parang sila'y sumusukob doon sa part na yun ng economic zone natin, Prof, no? Opo, mm-hmm. Pero kahit nga yung sa ganung punto, no, actually admission yan, no? Umaamin sila na gumagawa sila ng paglabag sa ating batas. Kasi mm-hmm. yung pagsusukob nila at yung pangingisda nila, obviously, nasa loob ng ating katubigan. Mm-hmm. So, dapat gamitin din natin yun. It's an admission, no? That they are committing an offense, essentially. Mm-hmm. Partner, para palang spy ito, no? Kunyari, fisherman, pero pwede rin palang, no? Parang James Bond. Oh, parang James Bond. Nag-disguise na waiter, di ba? Nag-disguise ng janitor. Oo, nag-disguise na fisherman. Yung pala, soldiers pala, partner, no? Oo. Prof, maraming salamat po sa lahat ng mga impormasyon at pagsagot ng aming mga tanong. Thank you so much, Prof. Welcome po at magandang umaga ulit.
Maraming salamat po, UP Director Maritime Affairs and Law of the Sea, si Professor Jay Batumbakal. Kaya naman ang tanong sa inyong opinion, ano ngayon ang dapat gawin ng gobyerno kaugnay sa issue ng teritoryo? Para malaman namin ang inyong sitwasyon o yung question o yung opinion sa isyong ito, ibahagi po yan sa ating comment section. At yan nga po ang isyong ating pinatulan sa araw na ito dito po sa MBC Hashtag Patol. Impormasyong galing sa eksperto, impormasyong galing sa pag-aaral, alamin ang tamang impormasyon sa Expert's Opinion sa MBC Network News. Ang cinematic technique ay method na ginagamit ng mga movie directors upang makapag-communicate ng meaning at makapag-evoke ng emosyon sa mga manonood mula sa isang shot o camera angle. Kaya naman kung ikaw ay aspiring filmmaker, alamin natin ang kung mahalaga ba na magkaroon ng cinematic technique sa paggawa ng pelikula. Alamin natin yan sa Expert's Opinion Report na ito. Mahalaga bang magkaroon ng cinematic technique sa paggawa ng pelikula? Alamin! Ang cinematic technique ay ang method na ginagamit ng mga movie directors upang makipag-communicate ng meaning at makapag-evoke ng emosyon sa mga manonood mula sa isang shot o camera angle. Isa itong term na ginagamit upang ipaliwanag kung paano binuo ang mga meaning sa isang pelikula. Pero ang tanong, mahalaga bang magkaroon ng cinematic technique sa paggawa ng isang pelikula? At para sagutin ang ating katanungan, alamin natin to mula sa isang direktor at writer ng mga pelikulang Ma, Dungaw, Besperas at founder and creative manager ng Sine Panghalina na si Ralph Quincena. To have a good story is one thing. So parang if you have that is quite good na. Kumbaga, the technical side isn't always as important as the story with regards to amateur filmmaking, student filmmaking, ganyan. But with regards to commercial filmmaking, syempre, the aim naman is to have a good story with good visuals. And parang with cinematic technique, you could have both. So parang why settle lang din with a good story, di ba? So parang settle with a good story with good visuals na din. And by using cinematic techniques, you could have good cinematography, good production design, sound design, music, all of this kasi are collaborating to make a good picture. And not all of this naman are adding to the aesthetic. All of these are adding to the story itself. So a story itself, the script itself naman isn't the end product. So parang it's actually the beginning, the foundation of what these people are gonna work on using their own cinematic techniques to actually tell the story in a much better way. So parang there's more than just dialogue and acting. So parang with cinematography, with production design, with costume, with makeup and everything, with lights and music until color grading, all of these are to support the story because the story is king nga talaga. So parang with this cinematic technique, it's good na you have good knowledge with cinematic techniques kasi it will develop your film more pa. Sabi nga ni Ralph, it's good to have a cinematic technique upang mas mapaganda at mas ma-appreciate ng mga manonood ang isang pelikula. The festival is on, calling all Filipino filmmakers nationwide, amateur and professional. Join the 2021 MBC Short Film Festival if you want to share stories about how Filipinos rise above adversity. Send us your short film, www.mbcfilmfest.com. Deadline for submission of entries is on June 15, 2021. For inquiries and more information, visit MBC Short Film Festival Facebook page. Celebrate Filipino Resiliency 2021 MBC Short Film Festival presented by MBC Manila Broadcasting Company. Promo duration is from March 6 to June 15, 2021. DTI Fair Trade Permit Number FDEB-114943 Series of 2021. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa Hashtag Alamin Na This. Mahilig ka bang manood ng mga pelikula? Oh! Very good! O isa kang
movie critic. Eh, lahat na yata ngayon, movie critic eh. Paano nga ba masasabi na maganda ang isang pelikula? Short man o mainstream? Alamin na this sa report ni Christopher Lim. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin na this. Ikaw ba ay isang moviegoer o film critic? Mahilig ka ba manood ng pelikula? Mapa-short film man o mainstream? Pwede mo bang masabi ang kalidad ng isang pelikula sa kasikatan ng direktor o ng artistang gaganap? Pero paano mo nga ba masasabi maganda ang isang pelikula? Alamin na this! Ang dating hindi pa napapanood ang pelikula, hindi mo malalaman kung anong klaseng produkto siya. Hindi mo, kasi hindi mo naman pwedeng ibatay na format kilala yung director na nagdirihe at magagaling ang mga umarte, patiyakan na yun na maganda ang finished product. Hindi rin eh. Kinakailangan panoorin mo muna. Pero siyempre, bentahin na rin yung talagang alam mong dekalibre yung director, mauhusay ang mga nagsipagbanat. Pero sa kalahatan, hindi pwedeng maging batayan yung pangalan lang ng director at performers para masabi mo na agad, ay maganda ito hanggat hindi mo napapanood. Kinakailangan talaga panoorin muna. Yung iba kasi, masyado silang, sumasampalataya doon sa, ay, at first date director, ay, tiyak na maganda ito. Pero sa bandang huli, mag-disappoint na sila kasi nag-fall short sa kanilang expectations. Sa akin talaga, kinakailangan panoorin muna para masukat mo ang katuturan at kalidad ng isang pelikula, short film man ng or mainstream. At yan ang batayan ng isang magandang pelikula. Now, alam na this. Huwag kalimutan ni like at i-follow ang MBC Short Film Festival Facebook page at Instagram account. Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Ngayong hashtag alam na this, dapat i-share na this. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH, signs and symptoms. Ang erectile dysfunction ay ang pagkakaroon ng problema sa ari ng mga kalalakihan, lalo na ang mga nagkakaedad na o di kaya'y merong medical condition kung saan maaari itong mauwi sa severe complications kung hindi kaagad ito mabigyan ng medical na atensyon. Kaya naman, alamin natin ang signs and symptoms report nito. Mga sintomas ng erectile dysfunction, alamin! Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH, signs and symptoms. Ang erectile dysfunction ay ang pagkakaroon ng problema sa ari ng mga kalalakihan. Ito ang inability ng isang lalaki na patagalin ang firmness ng kanyang ari tuwing ito'y makikipagtalik. Karaniwan itong nagiging problema ng mga lalaking nagkakaedad o di kaya nagkakaroon ng sakit na pwedeng makaapekto sa kanilang reproductive organ at nerves. At para mas maintindihan natin ang sakit na ED o erectile dysfunction, alamin natin ito mula sa isang eksperto, urologist na si Dr. Joseph Lee. Male patient natin, 50 pataas, they will tell you na, Doc, hindi ko na ma-achieve ang aking erection. From the definition itself, erectile dysfunction is there is no maintenance o yung hindi mo ma-sustain ang erection mo to give you a good, perfect sexual performance. So, ibig sabihin, a good sexual performance, you should sustain your erection and constantly erected siya, okay? You have to remember, Aryan, that your male organ is made up of muscle and blood vessel. So, any comorbidity, pag sinabi natin comorbidity, meron mga ibang sakit na nakaakibat ng isang pasyente. Like what? Diabetes, di ba? Ugat yan, di ba? So, may kinalaman yan. Pwedeng magkaroon siya ng erectile dysfunction. Patients who have muscular problem, yung mga muscular dystrophy, mga stroke, diba? You can have erectile dysfunction eventually. Patients who have
hypertension na matagal na naka-maintenance kasi ugat rin yan, you can have problems with erectile dysfunction. So, ano ba ang sintomas ng erectile dysfunction? Perfectly one thing. Wala kang ma-achieve, hindi mo ma-achieve, hindi mo ma-sustain ang maganda o maayos na ereksyon to make you perform a good sexual performance with your partner. Kaya naman, mahalagang kumonsulta ka agad sa mga eksperto kapag nakakaramdam ng iilang sintomas ng sakit na ito bago pa maging huli ang lahat. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH signs and symptoms. Mga katanungang batas lang ang makakasagot. Mga isyung batas lang ang makakalinaw. Tandaan, kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Sa Legal Minds, sa MBC Network News. Mga lolo at lola, napamahal na ba sa inyo ang inyong apo? To the point na ayaw nyo nang ibalik ang kustodiya sa inyong anak at asawa nito. Pwede po ba yun? Alamin sa Legal Minds. Mga lolo at lola, pwede bang kunin ang kustodiya ng apo at hindi ibalik ang mga ito sa kanilang magulang? Ang mga magulang ang binigyan ng batas ng karapatan ng parental authority sa kanilang mga anak. Ayon sa Article 209 ng Family Code, ang parental authority ay kasama ang pag-aruga, pagpapalaki para sa civic consciousness and efficiency, kasama na ang paglinang sa moral, mental at pisikal na kabutihan ng kanilang anak. Ang kustodiya ng anak ay parte ng parental authority sa mga magulang. Pero dapat mahalin din natin ang ating mga magulang na siyang itinuturing na mga lolo at lola ng ating anak. Dahil mahalaga din ang ginagampanan nila sa pag-aalaga at pag-aaruga ng inyong mga anak. Sabi nga nila ang libro ang isa sa pinakamahirap i-dispose. Kaya naman alamin natin ang tamang paraan kung paano pwedeng i-recycle at i-dispose ang ating mga lumang libro. Alamin sa TNT Report ni Ariane Rabuya. Tips kung paano ang tamang pag-dispose ng mga libro, alamin. Ang libro ay isa sa mga bagay na mahirap itapon, kaya naman ang ending, nagiging marami ang tambak ng libro sa ating bahay. Pero, alam mo ba na maaari pala nating i-recycle ang mga libro? Una, pwede natin itong i-donate sa isang local library upang mas mapakinabangan ng mga kabataan o taong mahilig magbasa. Maliban dito, maaari rin itong gamitin bilang envelopes for gifts or birthday card. At syempre, pwede rin itong gamitin bilang decoration o DIY into something artistic. Ilan lang yan sa mga paraan kung paano natin maaaring i-recycle ang ating mga lumang libro. MBC Network Weather News. TGIF, kaya naman sa mga pwedeng lumabas, alamin natin kung perfect ba ang weather sa weekend. Alamin din natin kung magsisimula na ba ang summer season sa Pilipinas. At tignan din natin ating 3-day weather forecast sa Metro Manila sa report ni Ariane Rabuya. Para sa lagay ng panahon ngayong Friday, nakakaapekto ngayon ang northerly surface wind flows sa extreme northern Luzon. Habang ang easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ay nakakaapekto naman sa malaking bahagi ng ating bansa, kung saan sinyalis ito na malapit ng opisyal na magsimula ang summer season. At good news din, dahil bahay tayo po sa pag-asa, walang binabantayang low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong mga darating na araw. At para sa ating 3-day weather forecast sa Manila, asahan ang magandang panahon this Saturday at temperaturang nasa 25 to 34 degrees Celsius. Magtutuloy-tuloy din ang good weather ngayong Sunday at temperaturang nasa 25 to 35 degrees Celsius. At asahan din ang magandang panahon this Monday at temperaturang nasa 26 to 35 degrees Celsius.
Ngayong TGIF, well, thank God it's Friday, March 26, 2021, ipinagdiriwang natin ang Epilepsy Awareness Day o Purple Day. Ang epilepsy ay isang kondisyong nakakaapekto sa 50 million people worldwide. Kaya naman ngayong araw, hinihikayat ang bawat isa na magsuot ng kulay purple bilang pagsuporta sa awareness ng naturang sakit. Noong 2008, si Cassidy Megan ng Nova Scotia, Canada ay isinulong ang araw na Purple Day bilang awareness sa sakit na epilepsy at layunin nitong mabago ang pananaw ng publiko kaugnay sa epilepsy. Kaya naman ngayong araw, bilang pagdiriwang sa araw na ito, let's show support by wearing the color purple. Hashtag Purple Day. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted. Para po sa ating showbiz, Mark Anthony Fernandez itinaging naging addict siya. Samantala, Janus Del Prado nananawagan sa mga trolls na ibahin naman umano ang script ng pag-atake ng mga ito. Ang detalye sa showbiz balita din sa atin ni Rocky. Never naman akong naging addict. Ito ang balik ni Mark Anthony Fernandez sa mga netizen na ikinakabit ang isyo ng drug addiction sa pagpapabakuna niya laban sa COVID-19. Ayon kay Mark, ayaw na niyang magsalita tungkol sa kontrobersiya na nagawa ng kanyang pagpapabakuna, ngunit gusto lamang daw niyang linawin ang mga nagsasabing isa siyang drug addict dahil ginagawa mo ng joke na drug addict siya. Sinabi pa ng aktor na akala daw ng publiko ay addict siya, ngunit never daw siyang naging addict. Ipiniliwanag ng aktor na ang problema umano niya ay ang juvenile case, family problem at experimental, at sana daw ay malinawan ang lahat na kahit kailanman ay hindi siya naging addict. Nakiusap din si Mark na sana raw ay tanggalin na ang stigma na naging addict siya dahil ang kaso niya raw noong 2016 ay isang weed case lamang at isa itong medical marijuana. Nang marihab naman daw siya noong 1999 ay experimental lamang ito at minsan lang daw siya humawak. Ayon pa sa aktor, matagal na siyang nagbagong buhay at bagamat nalihis umano ang kanyang landas noon, ngunit hindi raw yun dahil sa drugs kundi dahil sa family problem. Samantala, sa ibang balita, hindi nagpapatinag si Janus Del Prado sa mga pambabash sa kanya ng mga netizen dahil recycled umano ang mga script na ginagawa ng mga ito para i-bash siya. Sa kanyang Instagram account, may open letter actor sa mga trolls na ibahin naman daw ng mga ito ang kanilang mga script dahil memoryado na raw niya ang mga sinasabi ng mga ito. Kabilang umano sa mga sinasabi ng mga trolls ang mga katagang, paano po maging bobo? Dilawan, kau na kaya magpresidente? Dito sa amin may pandemya din pero di kami nagre-reklamo. Sayang, idol pa naman kita at iba pa. Banat pa ni Janus, ibahin nyo naman para hindi halata na iisa lang ang nagpapasweldo sa inyo. Nabanggit ito ni Janus dahil noong 2016, inilabas na Inquirer ang panayam nito sa isang self-confessed professional troll na nagsabing may isang tila call center na nag-ooperate at may mga team leader na nagbibigay sa kanila ng trabaho upang mangbash ng mga taong kontra sa gobyerno. Sumusweldo umano sila sa kanilang ginagawa ng 2,000 to 3,000 kada araw. Si Janus ay isa sa mga artista na very vocal sa pagbibigay ng kanyang opinion kaugnay sa mga isyu sa lipunan kung saan kamakailan lamang ay binatikos niya ang mga nagtatanggol sa gobyerno mula sa mga nambabatikos dito sa gitna na umano'y hindi tamang paghawak sa health crisis ng bansa. MBC Network News. Alam mo, ang isang unang, the first part of moving on is to acknowledge that you had a problem. Dahil kung hindi mo i-acknowledge na meron kang problema, ay hindi ka makakakuha ng, o makaka-realize o makakaalam ng solusyon. Kasi hindi mo nga ina-acknowledge na may problema ka eh. Kailangan talaga. Wala akong sinasabi, wala akong inaano. Parang sa relasyon, di ba? So, kailangan ng acceptance para makapag-move on. Oo. Oh, dapat tayo na-acknowledge mo na may problema para magawan natin ng solusyon. Pero pag sinabi mo, di, wala, walang problema. Sino maghahanap ng solusyon? Di ba? Wala nang tutulong sa'yo kasi hindi mo naman ina-acknowledge. At isa pa, Biyernes pa lang ngayon. At yan ang MBC Network News. Mapapakinggan sa DZRH Radio, mapapanood sa DZRH News Television nationwide, worldwide, at netwide, at sa lahat ng digital platforms ng DZRH News, Facebook, YouTube, at DZRH News website. Mula po sa pinakamalaking media network sa Asia, ang MBC ang Manila Broadcasting Company, asahan niyo pong nakabantay ang buong network sa bansa para sa pinakabagong mga balita.
hanggang sa Lunes. Tandaan, responsibilidad po nating ikalat ang mga tamang balita sa NBC Network News. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, Station DZRH Radio Nationwide, DZRH News Television Nationwide, DZRH News FM. Yes, the best network. Love Radio Network, Easy Rock Network, Action Radio at Radyo Natin Network. Halos 300 media station sa bansa. Libo-libo correspondents ang nakabantay sa mga nangyayari. Kaya saan mang sulok sa bansa nangyari ang balita. Naka-report agad. Naka-post agad. Naka-broadcast agad. MBC Network News. Ang mga naglilingkod sa balita sa buong bansa. Kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina. Ang pinakamalawak na newscast. MBC Network News.